obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For the rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. Samuel turned about to go away. He laid a hold upon the skirt of his mantle, and it rent. And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbor of thine that is better than thou. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Then he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. So Samuel turned again after Saul, and Saul worshipped the Lord. Then said Samuel, will ye hinder me, Agag the king of the Amalekites? And Agag came unto him delicately. And Agag said, surely a bitterness of hell is past. And Samuel said, as thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Then Samuel went to Ramah, and Saul went up to his house to Gibeah of Saul. Sabay-sabay. And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king over Israel. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga salita sa aming bilang Panginoon, sa bawat isa. I pray na kayo po manguna sa amin. Napagandang tagpo nito, Lord. Ang gandang pag-aralan, but I pray na kayo pong kumilos sa amin. Totoong malaman namin ang inyong mensahe ngayon, personally, Panginoon, sa bawat isa sa amin. May lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po bawat isa. Good morning po ulit sa lahat. Good morning po. Title po ng ating sermon this morning and afternoon ay This Bleating of the Sheep. Okay? Alam niyo yung bleating? Ayan, nakirinig niyo. Sinasadya ko po yan eh. Then, nagkataon lang po. Pero, another title nito, subtitle is Do not leave out even one compromise in serving the Lord. Okay? Ulitin ko, do not leave out even one compromise in serving the Lord. Sa Tagalog, huwag tayong mag-compromise. So, alam nyo yung compromise? Masabihin ko na lang. Anyway, objective natin is, yun nga, bakit? Kasi tayo, haba tayo naglilingkod sa Diyos, ayaw natin yung iba sa atin, or tayo minsan, na, naglilingkod na tayo, isa sa loob ng isang araw, naglingkod tayo ng dalawang oras, tapos yung nalabing oras, nagloko ka na. Kaya din gusto ng ganun. Or, mare, 7 days a week, naglingkod ka ng 5 araw, isang araw, hindi. At yung isang araw, nagloko ka naman. Kaya din gusto ng ganun. Diba? So, kaya ang objective natin para tayo ay maglingkod na ng gusto sa Diyos, ng buo. Amen? So, define natin again yung bleating, yung narinig mo. Yan. Timing, di ba? Bleating. O bakit mamaya, pupunta tayo doon, bakit ako napunta dyan? Pag sinabing lowering, ito yung madalas sinasabi sa Bible, no? Dinidescribe lang po yung ingay na ginagawa ng hayop. So, pag goat and sheep, ang tawag po dyan is bleating, okay? Kahit paano, may natutunan yung iba, ha? Eh, pag baka, anong tawag doon? Hindi mo sila nagsasalita, di ba? Anong tawag? Ha? Nabanggit kanina, nasa na ba yun? Anong tawag? Pag aso, kumakahol, ano yun? Bark, di ba? Pag horse.
Alam yung mga bata, di ba? Nay. May masamang ano yung nay eh. Anyway, may mga bata, anong cow? Mo. Hindi, sa Bible, ito yung, nasa na ba yun? Yan, ito pala yan. Poultin. Yun. Oh, ano yun? Anong tawag dyan? Oh, alam nyo na, ha? Bleating sa English. Eh, pag ano? Ha? Lowing, okay? Dahan yun, ha? Lowing. Nakabanggit yun sa Bible. Lowing. Baba kasi, di ba? Yan. So, at least may natutunan yung mga bata. So, ano pa inalaman nung mamaya? Pagkita natin yun. So, yung sabihin ng lowering, yun nga, yung sa mga baka, kalabaw, basta yung accent. Okay? Ang sabihin ng compromise. Pag sinabi mong compromise, again, lagi nasabi siya hindi laging masamaya. Kunwari, yan nga, nagkatrabaho kayo. Di, boss, ako, ako ay linggo. Ganitong oras, di ako pwede maistobo, di ba? So, makipag-compromise ka, babawi na lang ako sa ibang araw. Ganun yan, di ba? So, compromise ang tawag doon. O kaya, yan, nag-aaral kayo, may groupings kayo ng Sabado, pwede ba sa ibang araw ako, compromise ang tawag doon. So, hindi kayo nag-aaway, pero kayo ay mag-uusap na magsalubong, di ba? Meet halfway ang tawag dyan. Okay? Hindi kayo... Para magkasundo na kayo, may konting compromise, big give and take. Okay? Ngayon, may mga bagay na hindi dapat kino-compromise. Okay? Katulad nga yan, King James only tayo. Hindi natin pag-compromise yan, mga Pilipino. Marunong naman mag-English. Kaya ngayon, hindi tayo pwedeng NIV dito. Okay? Hindi natin kinaano yung pag may nag-suggest na kahit sino dyan, kahit Baptist pa tawag na sarili nila, ito, Bible, hindi Bible yan pag hindi King James sa English, ha? So, sa Tagalog, wala tayong salin kasi sa Tagalog kahit yung ginagamit natin, medyo may sublime. So, kasi pag salita ng Diyos talaga, perfect. Okay? So, yan ang isabihin, hindi natin kaya-compromise. Ano pa? Kaligtasan. Okay? Pag mali ang kaligtasan, turo sa kaligtasan, nire-reprove natin. Hindi naman natin pinapagalitan agad. Siyempre, sa church natin, lalo, hindi natin to tolerate dito. Okay? So, kunwari, mayroon mga kasalanan. Tutolerate ba natin yun? Depende. Hindi dapat, pero tulad nga, maraming kasalanan kasi binabanggit mo yan kanina. May mga bago kasi, pag mga bago, pinagbibigyan natin ng konti, di ba? Pag matagal na, naturuan na yan, may expectation na tayo sa kanila. So, compromise, and then yung ibang bagay, hindi natin kino-compromise. Okay? So, yung 90 days of compromise, kaya ang subtitle ulit natin, ha? Do not leave out even one compromise in serving the Lord. Sa paglilingkod sa Diyos, ang target natin, again, hindi tayo magiging perfect and perfect na perfect. Pero ang ina-achieve natin, ang look forward natin, ang gusto nating ma-attain, pag may nakikita pa tayong konti, kahit konti na ito, mali ito, huwag mong itolerate. Okay? Sa una sa'yo, and then sa iba, kung matutulungan mo sila. Okay? Especially sa sarili mo personal. And then, pag sinabi lang leave out, yun nga po, yung rating ko lang subtitle natin na do not leave out even one compromise in serving the Lord. Pag sinabi leave out, parang mong pinapabayaan. Kung nakita mo na, okay lang yan. So, salamat po yung iba sa inyo pag nagsusumbong kayo, di ba? Okay lang, sabihin saan, kailangan ko malaman. Mga bagay na may kinalaman sa church. May ibang bagay nga, minsan, pati yun, naalalaman ko, di ko kailangan malaman. Pero, syempre, kasi minsan nakaka-apekto, di ba? Mga problema, ganyan-ganyan. Ng status nyo. So, salamat doon. Pero, pag alam mong mali, again, ang appeal ko dito, lahat po ito sa mga baguhan, sa mga medyo nag-backslide, tsaka sa mga naglilingkod na talaga sa Diyos. Pag-uusapan natin yung sarili nyo, i-apply nyo sarili nyo to. Kasi, again, ang lesson natin, ang pinaka-summary niyan ay huwag ka na mag-compromise. Okay? Sa maraming bagay, nagko-compromise mga Kristiyano, hanggat maaari, huwag ka mag-iwan kahit isa. Amen? Amen? Amen. Masyado ang mabigat. Parang ayaw nyo eh. Okay. Example lang agad natin para nakakasubuloy lahat. Kunwari, yun nga. Parang sinabi, yung bibig mo dapat malinis. Diba? So, pag nasa church ka ngayon, ano?
Maayos ka magsalita, maggalang. Tapos pag nasa labas ka na, ano nangyari? Dapat ganun din. Okay, yun nabanggit last time din yung suot natin. Sa church, maganda yung suot. Pag sa labas, hindi na. Ano nangyari? Compromise ang tawag doon. Kasi pastor, yung kasama ko ngayon, okay sa kanya na to eh. Hindi mo naman ang makikita eh. Buti nga, hindi kita makita. Eh, minsan, pati sa Facebook nyo, na-upload nyo pa, sinabi ko na yun, yung mga sungay, tanggalin nyo na yan. Kung ayaw nyo, di wag. Kaya nga sinasabihan. Kasi compromise yun. Anong gusto mong makita ka na ibang tao? Ginagawa mong laro yung demonyo. Hindi na ipaglaro yan. Amen? Amen. Ano pa? Sa suot, sa trabaho, okay? Sa trabaho especially. Baka yung ba sa atin, tatrabaho, dito, magalang ka ganyan, tapos bandang sa trabaho ka pa loko-loko ka pa, nanloloko ka. So obviously, alisin natin yon. Ano pa? Sa pag-aaral, ganda ng dokumentary na ano ko nung isang araw, ang akadim ngayon, talagang ano daw siya, frustrated siya kasi matalinong bata. Gusto niya maging honest, pero nung andun sa ano na, talagang ang politiko, politika talaga hindi mawawala. Kaya nagtatanong siya, ba't ganito yung, nirelease yung study, finding ganyan, di naman pala. Ganyan na po nangyayari ngayon. Kaya ito, may mga pangarap kayo sa buhay, lagi ko naman nasabi, pangarap kayo sa buhay, sige hanggat maaari, ano nyo yan, i-pursue nyo, okay? Gusto nyo maging, doktor, piloto, ano man yan. Ano bang, lahat yan po may pwedeng compromise, pero nasa sa'yo yun, dapat wala kang compromise. Amen? Dahil yan, mga bata, ngayon, salamat kasi kayo, medyo isolated pa kayo. Kahit pa paano, yung mga tao, nahihiya pa sa mga bata, alam nyo ba yun? Diba? Ay, mo sabihin niyan, bata pa yan eh. Ay, nag-uusap ng bastos dito. Ay, bata pa yan eh. Napansin nyo ba yun? Ngayon ba naman, nagiinuman, oh, ganun mo yun, masama itong uminom, tapos natawa-tawa. Nakuloko, diba? Pero kahit paano, mahihiya, diba? Andahan niya, kaya pag laki-laki nyo, kaya lang siya sabi sa inyo, kaya nag-aalala kami sa inyo pag wala kayo dito. Amen? So, pag nakikita ko may konting compromise, nag-aalala na kami. Hindi ko naman kayo kaano-ano. Bakit? Kasi nakikita ko yung future nyo. Nangihinayang ako. Amen? So, yan ang ating message ngayong umaga hanggang mamayang hapon. And then, anong sabi na sacrifices? Ito medyo isa-isay natin. Kasi ang sinabi kanina, very famous verse po yun, yung binanggit kanina ni Samuel kay Saul. Kasi naasal siya eh. Si Saul parang nag-excuse. Mamaya, punta tayo doon. Kaya sabi niya doon, to obey is better than sacrifice. Amen? Tandaan niyo po yun. Pwede siya doon niyo yun. Hanggang yung sa, for the sin of, for rebellion is as the sin of witchcraft. Yan. Ganda nga siya doon yan. Parang hindi niyo nagawin. Ibig sabihin, anong mas importante sa Diyos? Yung sundin mo siya? O, parang ako, kunwari, nasabi ko sa inyo, for example, mag-soul winning kayo, yung sinabi ko sa inyo, umatin kayo, magbasakin ng Bible, eh ba ayaw, either tinatamad or what, tas biglang, pastor, may regalo ako sa'yo, pastor. Uy, salamat, bad ha. Hindi kita babanatan kasi, anong mas gusto ko, sabi ko, matino ako. Diba? Gusto ko din yung regalo kung meron. Pero, gusto ko sumunod ka na lang, kasi magtatalo din tayo dyan eh. Amen? Tapos yun nga, lalo na pag ginagamit mo yun para tanggapin ka. Parang suhol yun. Wala loon Diyos, hindi niya kailangan yun. Kaya, ayun po, ano ba yung sacrifices? Alam niyo na to eh, pero tingnan natin yung mga sacrifices sa Bible. Okay, so ito, yung una-una, and then Jacob offered sacrifice at the mount and it's called bread. And called his brethren to eat bread, and they did eat bread and tired all night in the mount. So, sino to? Sino kapatid ni Jacob? Esau. Siya ba to? 31? Hindi. Ito yung si Laban. Okay? Kasi nga, di ba, umalis na siya. Yan. So, yun pala yung first ng sacrifice, no? Gamit. So, ito po yung sacrifice. Ito po yung ino-offer nila sa Diyos. Ito po yung pinapatay. Okay? Pinapatay yung mga hayop. And then, ito naman,
Alam mo, ginamit kay Abel, no? Offering naman yun, okay, yung term, no? Pero ganun din po yun, pag sinabi in offer, sinacrifice, di ba? Nagbibigay kay, yun yun. So, offer, sacrifice, ito po ay pinapatay din, madalas yan hayop. O pwede rin ibang bagay, pero madalas hayop. At bakit tayo nag-sacrifice sila, especially dati? Para tanggapin sila ng Diyos, yung kasalanan nila, yung mapatawad, okay, to some point. Okay, kausap ko, may kausap akong ganyan ng isang araw, eh. Puyat nga ako, eh, kasi nga, nakaka-ano din, nakaka-burden, mga ano ba, mga Rachmanite. Anyway, sacrifice. So, panay-panay sacrifice. So, bakit may sacrifice? Para tanggapin tayo ng Diyos. Okay? And then, ano yung obedience? Mas madali ito. Okay? Define natin ito lahat sa mga bata. Nasa Bible ba yung pagsunod? Amen. Bata, amen ba? Amen. Ano yung sabihin ng sumunod? Kailangan mo bang maintindihan yung sinabi bago ka sumunod? Kung para saan, I mean. Dapat kailangan mo maintindihan lahat-lahat para ka sumunod? Hindi, kailangan mo lang maintindihan yung gagawin mo. Right, bumili ka ng ganyan. Ba't ka bibili ng ganyan? Pag nagtanong ka, no, para kang rebellion na yun. Hindi niyo, mga bata? So, yan. So, Genesis 22. Sino itong kinakausap niya dito? Si Abraham. Sabi niya, in thy seed shall all the nation of the earth be blessed. Bakit daw? Bukod sa si Abraham may pagpapalain. Maraming tao pa ang pagpapalain dahil sa kanya kasi sumunod siya. Okay? Because thou hast obeyed my voice. So, gano'ng kayo po tatin mag-obey? Nakita niyo yun, hindi lang siya pinagpala, pati yung iba. Kaya sa atin po, kasi ginagawa ng mga loko-loko talaga sa atin, inaasa tayo, kaya yung iba sa atin, loko-loko eh. Nakakita ba kayo ng batang tuwan-tuwa sa kanila? Pag nagloloko-loko sila, di sila sumusunod. Pag sila, tumayimig ka dyan. Lalo pang iingay yan. Yung mga ganun tao, lumalaban. Kasi nasanay na sila, hindi sila natuluhan. Pero kayo, sana sa atin, parte ng buhay natin to. Amen? Again, hindi lahat susundin mo at hindi lahat lang tao. Okay? So, inaalam mo yan. Kasi ultimately, ang gusto mo sundin ng Diyos sa buhay mo. So, yun ang lagi mo iniisip. So, kung gusto mong sundin ng Diyos sa buhay mo, kahit minsan, pag adult na tayo, kahit magulang nyo, susuwayin mo yan. Alam nyo yan, sinabi yan ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Kailangan mo nga ito, kung tagasunod ka ng Panginoon, pati magulang mo, kahit gagalitan mo. Hindi yung galit na papagalitan na, no? Ibig sabihin, yung tingin mo sa Diyos, yung sa tingin mo sa nanay, tatay mo, mababa kumpara sa Diyos. Okay? At pati sa sarili mo daw, sabi niya, di ba? Hate his own life. Kung susunod ka sa Diyos, dapat ganun ang attitude natin sa Diyos. So, yun ang level of obedience na dapat meron tayo. Men, lalo sa Diyos. Kaya maganda naman sa Diyos, di mo tayo pwede, hindi uto-uto, hindi tayo uto-uto. Iba yung uto-uto-uto, walang alam, di ba? Sunod lang, parang robot, yung mga Calvinist siguro, ganun tingin sa sarili nila. Tayo hindi. Ginagalang ka ng Diyos in a way na intindihin mo muna yung sinasabi. Kaya nga dito sa church po, tayo aral. Kasi later, ang expectation sa atin ng Diyos, sumunod at masaya ka. At andun yung honor din. Ayun, susunod ako sa Diyos, proud ka. Hindi proud, sorry. Ano ako sa sarili ko, ano eh. Pero yun ang term na iba, di ba? Proud. Gusto ko sabihin ay nagpapasalamat ka, no? At andun yung worth mo na talaga susunod ako sa Diyos kasi maganda yung sinasabi niya. Matalino siya eh. Hindi ako susunod kung sinong addict dyan na nagmamarunong kung sino dyan, kahit magulang ko yan. Okay? Again, maging matalino kayo. Okay? So, ang Diyos ang sundin natin. Ultimately, okay. So, natapos natin mga verses, obedience and sacrifices. So, konti lang yung tinake ko kasi nga very ano na to eh. Kaya take natin sa New Testament. Ito muna, no? Sa 1 Peter 3:6, ang pinag-usapan, pamilya, lalaki at babae, mga babae dapat sumunod. Malinaw po yan ang Diyos na nagsabi dyan. At example, si Sarah. Ang tawag niyong Abraham, Lord. So, hindi po yan kalabisan. Sa panahon natin, ang hirap i-preach yan kasi nga iba, iba na utang, nasanay na, lalaki, babae, pantay lang. So, hindi tama yan. So, merong ruler sa bahay, ang tatay dapat, okay, lalaki. Ngayon, sa ibang bagay, ganun din tayo dapat. Tayo sumunod sa mga legitimate authority. Ayan, ganun na naman yan. Obey sa husband.
Anong gusto kong sabihin dito? Sige, dito lang tayo sa 1 Peter 1:22. Sabi dyan, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. So, ano yung i-obey mo dyan? Ano yung dapat mong sundin? Kasi kaming mga adults especially, di ba, kami na yung nag-iimpisa ng aming gagawin eh. E paano, sino susundin mo? Di ba, kahit sabi natin mga unbeliever, wala silang pastor, for example, sino sundin nila? So, ang pinaka dapat natin sundin, siyempre yung Diyos, pero sabi dito sa verse na to, yung spirito ng katotohanan, no? Ibig sabihin, kung alam mo na yung totoo, doon ka na. Walang iba magsasabi sa'yo kung anong kailangan mong gawin. Alamin mo na yung totoo, and then sumunod ka. And then, yung dito na lang sa last, sabi dito, ano dapat yung obey? 1 Peter 4:17. Ano? The gospel. Paano mo obey yung gospel? Siyempre, sundin mo, paniwalaan mo. Ang tinutukoy po dito yung naligtas yung mga, pinapaalala niya, di ba? Naligtas kayo dati kasi sumunod kayo sa gospel. So, hindi ko na isa-isayin pa, basta ang obedience, very basic. Pero kailangan natin mag-obey. Okay? Ngayon naman, ito na. Ang context naman natin ngayon. Balik tayo sa ating team. Bakit the bleating of the sheep? Nalalaman natin. So, ang anong ating gusto natin mangyari is walang even one compromise. Susunod ka nilang sa Diyos. Diba, sinasabi ko, pag dito na rin lang kayo, makinig na. Dito ka na rin lang eh. Eh, pastor, at least umatend ako. Pwede ba makinig ka na rin lang? Or baka nakinig ka ng 30 minutes, pwede ba, ano? Eh, naka 25 minutes na ako. Pwede ba another 35 minutes? Pwede ba? Diba, sana ganun tayo. Hindi yung gusto mong iwan, gusto mong, sabi nga niya, i-live out. Isa lang naman, pastor, andito naman ako, pero mag-cellphone ako. Nakikinig ako, di ako mag-cellphone, pero utak ko gumagala. Pwede ba yon? Sana wala. Ay nabanggit kanina, sa pag-aaral, sa trabaho, sana walang compromise. At buong-buo yung ating paglilingkod sa Diyos. So, this time, dito tayo sa ating mga points. So, bakit tayo dapat hindi mag-compromise? Okay, ganun lang kasimple. Para tayo ay matuto at ma-encourage, ma-exhort para tayo. Kasi pastor, isa lang naman, dalawa lang naman. Pastor, isa naman di ako matin. Isa naman di ako mag... Para ma-encourage tayo. So, meron lang akong apat na points dito. Bakit tayo dapat hindi mag-compromise? At especially nga pag ang utak natin, sumunod na nga ako eh. Sumunod na ako, pastor, baka pwede naman, ba? Umattend na ako ng isang beses sa isang linggo. Baka pwede na yon. O ba kaya, ano pa ba? Nagbigay na ako ng tithe sa January. Pwede ba next year na ulit? Pwede ba yung, Diba? So, bakit hindi dapat mag-iwan kahit isang compromise? So, number one, iyan ako muna pala yung kwento dito. So, kaya binasa natin yung buong buo kasi hanggang hapon tayo dito. So, ang kwento po dito, again, si Saul po yung unang hari. So, ang kalooban ng Diyos, perfect will of God sa panahon ng mga Israel, ang hari nila, ang Diyos mismo. So, alam niyo yung hari, di ba, siya yung nasusunod. Siya yung susundin, siya yung kinakatakutan. Ba't di tayo gagawin yan? Kasi sabi ng hari, ganyan eh. Okay? So, dapat ganun. Kaso, ang problema, itong mga Israel, gaya-gaya din, para mga Kristiyano din. Yung nakita yung pastor, nakita ko, nag-araklakan yung ganyan, no? Saya nila, ang dami nilang busy, ang dami yung people doon, pastor, di ganun na rin tayo. Kaya inunahan ko na naman na kayo, hindi tayo ganyan. Okay? So ano pa? Nagkamali sila doon, pero pinagbigyan sila ng Diyos, kasi ang tigas ng ulo. Alam nyo, maganyan na ganyan tayo minsan eh. Sa Diyos, kahit sa magulang natin, pag ang tigas ng ulo mo, kaysa na mag-away tayo, magrambulan tayo, o kaya nasa church tayo, tapos ang kulit nung ano, sinabi na huwag gumingay, sige, mamaya, ngari ka sa... O sige, yan ang ano, yan ang cellphone, o sige, magdaldal ka na dyan, at least hindi tayo mag... Pero later, masama yung loob ng tatay mo, kasi ang tigas ng ulo mo eh. Ganun, kahit ang Diyos, ganun din. Kasi nga, alam naman niya, bandang huli, ano, may free will tayo, tapos, ikaw naman yung paparusahan. Yung mga sumunod, sila naman ang pagpapalain. Alam nga naman, piliting ka na parang robot. Okay, so ganun po yun. Okay, so ano nangyari dito? So pinabayaan ng Panginoon, ang Israel, na magkaroon ng hari, at ang magaling sa Diyos, at least
binigyan pa rin sila ng mga pointers. Kung alam niyo yung nangyari dito, sinabi ni Samuel sa kanila, ito ang mangyayari, ito ang mangyayari, ito ang mangyayari. Puro negative. Hindi naman puro negative siya. So, kasi nga, may na-warning nga, parang kayo, Pastor, gusto ko na mag-jowa, hindi naman kami mag-gaganyan eh. Diba? Iba sa atin dito, di pinalalahanan lang natin, ito mangyayari sa'yo, ito pwede mangyayari sa'yo. Ngayon, may rules tayo dito pag sa ganyan. Diba? Bawal yung tatlo lang yan eh. Pag ilalo sa ganyang bagay. Kasi nga, kung gusto talaga magsama, may magagawa ka ba? So kaya ang rule natin dyan, kung gusto yung magsama, magpakasal na kayo. Okay, sa lalong madaling panahon. Eh, gusto nyo rin lang magsama. Para legal kayo, walang sama ng loob, at di kayo makasira sa church, magpakasal na kayo. Okay, number one. Ngayon, kung hindi nyo pa kaya, ayaw nyo pa, maghiwalay muna kayo. Ganun yun. As in, wala tayong mga balitaan dapat na, alam mo na, nagsasama yan, live-in, ganun. So, bawal yan. And then, kung ayaw nyo pakasal, ayaw nyo rin maghiwalay, umalis na kayo dito. Yan lang naman yung kasimple. So, ba't ko ba nabanggit yun? Yun nga, kasi nga, pero ginaguide pa rin natin sila, tama? So, ganun din ang Diyos. Pero, hayaan ka ng Diyos na gawin yung gusto mo, pero ikaw yung mapapasama. Pag hindi mo sinod yung perfect will of God, at ganun nangyari sa Israel, gusto nila hari-hari, nakigaya sila. Therefore, ay may mga sistema silang nasa law na gaya sa ibang ano, sanlibutan, no? Kaya ano nangyari doon? Mabuti dito kasi ano pa, nasa transition pa lang sila. Kahit pa paano, si Samuel, ginagalang pa rin. Si Samuel po yung lingkod ng Diyos dito. Siya yung propeta. At direct ang kinakausap ng Diyos. So sa ibang bansa, walang ganyan. Ang hari, papatay niya kung sino yung propeta yan. At later sa Israel, ganun din. Sobrang lakas na ng mga hari, yung sistema nila, nilamo na sila. Basta pinakamalakas hari na, yung mga propeta ngayon, despised na. Ano sinabi ng Diyos? Ang sinusunod na ngayon yung hari na kinig. So alam niyo na po yung ano, ha? So ano nangyari dito? Di binigyan sila ng unang hari, may sanction po yun ng Diyos, si Saul. So nung una, nabanggit dyan kanina, sabihin ko na lang din, kasi actually ito yung nagdala sa akin dito eh. Nung una si Saul, kung alam niyo po yung kwento ni Saul, hindi po siya mayabang. Nung una, sinasabi na siya na ikaw magiging hari. Naku, alam mo bang Benjamin, napakaliit na ano namin. Ganyan siya eh. Konti lang kami, pag naghari kami sa 12 tribes, di parang naisip niya yun na siya ay hindi ka dapat. Pero, bandang mali, nagyabang din. Okay? So, at nung naging hari na siya, nung may mga una, marami siyang ginawang tama, no? Naging matapang siya, pinagtanggol niya yung mga kababayan niya, at siya ginalang na ng buong Israel. Ang problema, sa tagpong ito, actually, ito na yung pangalawa niyang compromise. Nakikinig mo ba? Introduction lang dito para kami ang hapon, tsaka ngayon. So, ang unang compromise niya sa chapter 13. Ito po yun naman na medyo na late si Saul, si Samuel, I mean. Kung sila'y maikigera na, bandang huli, si Saul, sa Samuel, sorry, ay medyo na late. Okay? So kaso, importante gawain ng prophet, siya yung nag-offer sa Diyos. Siya lang nag-offer nun. Kasi kahit sa panahon natin, kung naalala niyo ating Baptist distinctive, diba, sumusunod tayo sa gobyerno natin ngayon, civil government, kaya may mga bagay na hindi na dapat nilang pakialaman. Okay? So, ganun din dito sa Bible, hindi nag-o-offer yung mga hari ng sacrifice sa Diyos. So, bandang huli, sila nainip. Yan, nainip si Saul at sa ay, siya na nag-offer. So, napikon si Samuel sa kanya. Dito pa lang, minalkahan na siya. Okay? That was done foolishly. Ano ba yun? Thou was done foolishly, has not kept the commandment of the Lord, which I commanded thee, for now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever, but now thy kingdom shall not continue. So, winarning na siya kasi ang kulit mo, gusto mong masunod, sarili mo. Kung naiiniwala ka na nilang sa Diyos, kung matapang ka, di sugurin mo na. Ngayon, kung naiiniwala ka sa Diyos, sumunod ka sa paraan ng Diyos. Tayo minsan ganun tayo pag nakita na natin na kaya na natin yan, hindi na mag-pray, hindi na alamin kung ano ba yung dapat gawin kasi marunong na at ang dami na isira dyan. At una yan si Saul. So ito na po yung pangalawa. Ito naman ang utos dito kanina, no? So dito na tayo sa chapter,
Nag-utos ulit, naalala ng Diyos yung mga Amalekites na sinalbahe sila nung mga matagal na to eh. Bago pa yung Judges era, no? Period. So, naalala ng Diyos, ang utos niya ngayon sa Israel, o patayin niyo lahat yan, ha? Lahat. Hayop, tao, lalaki, babae, lahat. Yan, utterly destroyed. Go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man, woman, infant, suckling, ox, and sheep, camel, and ass. Basically, lahat ng buhay. Lahat ng humihinga. Okay, medyo matindi ha. So, explain lang natin para sa mga bata at sa lahat. Bakit gustong patayin ng Diyos yung tao? Una, siya ang gumawa dyan. Pag may mga panahon, mamaya yung last point natin, ganun. Ang Diyos kasi, minsan napupuno din. Alam nyo ba yun? Kaya ang dahil po mga post-teacher dyan, kaya ibang tao ngayon, galit pa pag sinabi mo, ang Diyos ay papalusahan niya, may impyerno. Kaya mag-ingat. Obey the gospel. Parang tigyan po sa impyerno. Eh, wala ang impyerno. Mabait ang Diyos eh. Ang hirap ng trabaho natin ngayon eh. Ngayon, kung ligtas ka na, sana na-appreciate mo yun. Ngayon, kahit sa lupa, sa mga anak ng Diyos, may parusa pa rin. Okay? Kaya ngayon, ito si Saul pala. Gusto ko sabihin, ligtas mo si Saul. Okay? Again, mali yung tinuturo na iba na hindi ligtas to, hindi nila alam. Mali na sinabi sa Bible, ligtas si Saul. Langit siya. Okay? Ang problema, para mga Kristiyano, langit nga talaga. Pero ano yung meron sa Kristiyano? Kahit sa langit ka, pwede kang parusahan ng Diyos dito sa lupa. Kung matalino ka, sumunod ka na sa Diyos. Para hindi ka parusahan dito sa lupa, miserable buhay mo. Patulad ng, kaya lang sinasabi ko sa inyo, pag may umalis dito, nalulungkot ba ako? Siyempre. Pero hindi kita habulin dyan kasi kanya-kanya tayo ng accountability sa Diyos. Kaya dito, nangyari dito, hinayaan niya na. So, ang ginawa ni Saul, inutusan siya, ginawa naman niya, pero hindi buo. Okay, nakita niyo kanina? So, ginawa niya, pinuntahan niya, pinagpapatay niya lahat ng gusto niyang patayin. Lalaki, babae, at mga hayop. Ang problema, meron siyang, ang tawag doon, spare. Ano yung spare? Alam niyo yung spare tire? Ano yung sabihin nun? Hindi ginagamit. Pag sinabing spare, ito yung dapat gawin, hindi ginawa. Katulad ng gulong, dapat ginagamit. Bakit spare? Kasi reserve pa lang. Ngayon, so dito, iba yung sabihin, pag sinabing spare, sa halip na patayin, hindi pinatay. Bakit ganun? Okay? Wala sinabi dito, pero makakuha tayo ng idea sa Judges, kung naalala sa Judges. Yung mga hari po kasi kahit sa Babylon, ang ginagawa nilang trophy yan. Alam niyo yung trophy? Alam niyo yung trophy? Nagyayabang. So kung naalala, ito, malakas na hari ito, tapos na-capture ko. Hindi papatay, parang gagawing aso. Si Samson, di ba? Nangyari kay Samson yun. So, si Samson ay malakas, ang dami pinatay. Bandang huli, hindi siya pinatay, ginawa siyang ano, alipin. Pinag-grind ng ano-ano at ginawang laruan. So, ganyan po kasi yan eh. Hindi tama yun, actually. Kasi ito, sinabi, patayin na nga eh. Mamaya, si Samuel na yung papatay. Okay, huwag kayong papatay ha. Sa kanila to, sinabi lang Diyos. Kayo, hindi. So, sana malinaw yan. So, ngayon, sumunod ba si Saul? Hindi totally. Ginawa niya lahat, except patayin yung hari and then yung mga tagal. Wala, hindi nag ano. Hindi nag-bleat. So sinagip niya po yung mga magandang hayop. Okay? Parang ganito 'yan. Alam niyo ba sa kahit sa atin minsan yung mga inismuggle. Alam niyo ba 'yan? Kasi pag inispare mo 'yan, may gagamit 'yan mga politiko. Lalo drugs. So, ang ginagawa dyan ay sinusunog. So, iba yung mga counterfeit na ano, sinusunog yan para walang makinabang. Ba't ikaw may kinabang doon? Counterfeit nga. Sunugin. Hindi yan dapat ibenta. Ganun din dito. Plus, the fact na alam nyo po yung mga toto kasi, mga ano dito, mga madumi. Okay? Kaya, lahat po ng mga Jebusite, amo na, ano mo tayo, yung mga Kyrgyzite, yung mga pinatay sa Canaanites, madudumi po kasi yan mga tao. May mga ganun ba? Mayroon. Pati utak niyan,
ay madumi, kaya pinapatay ng Diyos. So, kung meron tayo dito, again, hindi tayo papatay dito. Pero huwag niyong pagdudaan ng Diyos. Pag may pinapatay siya, merong ibig sabihin yan. Okay? Okay, so, malinaw na ba yung kwento? Bago tayo sa points natin, pinapatay ng Diyos lahat. Hindi sumunod si Saul, ang ginawa niya, ang mali niyang ginawa, in-spare niya, hindi niya pinatay yung hari. And then, yung mga, sabi diyan, best of the ship, yung mga gaganda daw. Malusog, walang blemish, matataba, hindi niya pinatay. So, anong nangyari? Utos ng Diyos yun eh. Hindi niya sinunod. Ano mangyayari? Matutuwa ba ang Diyos? Kakamali ba ang Diyos? Hindi. Hindi sinunod. Ito na yung mangyayari ngayon. So, kaya number one, bakit hindi tayo dapat mag-compromise? Ang sabi dito sa verse 1, balik tayo dito sa verse 1, sabi dyan, Samuel said also, the Lord sent me to anoint thee to be king over Israel. Now, therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. So, number one, bakit tayo dapat sumunod? Lalo yung malinaw na mga katotohanan. Ano yung mga sign nyo na lang muna? Mag-church kayo, tama ba yon? Sabi sa Bible eh, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Parang may kulang doon. But anyway, malinaw yan yung church obligation natin yan. Bukod sa tayo yung matututo dyan, bakit tayo absent? Para yung iba madi-discourage. Ay, si ano, dad, natin member dito yan. Ngayon, nag-tiktok na lang o anong ginagawa, nag-jowa na doon ha. Ba't ganun? So yung iba dyan matitisod dahil sa ginawa ng iba. Okay? So sabi doon, exhorting one another. So dapat lalo tayong nakikita natin na pasamasang sa pasama yung mundo, anong gagawin natin? Makikisama tayo sa mundo. So pag ginawa mo yon, lalo kang nagiging problema. At ang gusto ko sabihin, ano pa yung mga malinaw? Yung sabi ko nga, huwag kang mag-isuot ng pantalon pag babae ka. Simpleng bagay yun, di ba? Lalaki ka, huwag kang magpapalda. Huwag kang polmo, parang bakla or something. O yung sa ugali mo, bakla, hindi ka matapang. So, hindi ganon. Marami yan. Na, yung mga nangyari dun. Nasobrahan. Tama na, kanina sabi ko, magsalita ako eh. Okay. So, so, number one, bakit dapat tayo sumunod at hindi tayo mag-compromise? Katulad dito siguro, naramdaman nyo na siguro, lalo yung mga bago sa kwento na to, naintindihan nyo ba? May inutos ng Diyos. Ganito. Patay, ganito. Patay, ganito. Walang ititira. Mayroon bang itindihin yun? Ginagawa naman nila sa ibang lugar din, sa ibang pagkakataon. Alam nila, patayin, patayin, ubos. Alam nila yung instruction, naintindihan nila. Kaso, hindi sinunod lahat. So, mali. Nagkasala sa Diyos. So, bakit kailangan, ay basta na yun, sumunod na nga eh. Ngayon, kahit tayo sa ibang ano natin, sa nanay, tatay natin, nagdadahil lang pa tayo. Diba? Ngayon, kung hindi masyadong importante yan, pagbibigyan ka, di ba? Eh, paano kung nari, yung kapatid mo, ay, huwag mong papabayaan, baka malaglag yan. Ano? Eh, pinabayaan mo. Eh, kung sinabi, maglinis ka lang, naglinis ka ng kalahati, hindi masyadong magagalit yan eh. Eh, pag nauntog yung kapatid mo, kasi di mo patay ka, di ba? Gusto ko sabihin, point number one, bakit dapat tayo sumunod at iwasan na mag-compromise kahit isang bagay lang, kahit maliit na bagay sa inutos. Kasi number one, the Lord's word or commandment are very important. Pag nag-utos yan, importante yon. Amen? Ngayon, yung kapatid mo, pag inutusan ka, minsan importante, minsan hindi masyado importante, pero pag nanay mo, depende nga rin. Eh, pag ang Diyos na nagsabi sa'yo, importante ba yon? Amen. Importante ba yung nasundin mo lahat? Amen. Of course, hindi naman siya nagkakamali at lalong hindi siya mag-uutos ng may konting masama. Napikon lang ang Diyos eh. Hindi lang basta napikon. Talaga napikon, pero may gusto siyang mangyari dahil kaya niya inutos yon. Entendan niyo ba yun? It leads to blessing when obeyed, but curse and rejection if disobeyed. So, unahin ko na lang kasi nalagay ko na rin dito. Later, ano mangyari kay Saul? I-re-reject siya ng Diyos. Hari ka na. Sino naglagay pala sa kanya doon? Maliwanan dyan ang naglagay sa kanya. Bukod sa Samuel, ang Diyos. Pinili siya kung alam niyo yung kwento. Sino maghahari?
sinong dapat maghari? Madalas ay hindi kung sino yung pinakamalakas, matalino at everything. Madalas siya nagpapatayan para sino yung magaling. Ay sa politika natin, kung alam niyo naman sa politika natin, di ba? Gisiraan niyan, papayamanan niyan. Minsan, iba, papatayan, literal. Kasi ganun yun, kung sino mapupunta ka sa top, ikaw rin yung pinaka magpapalaid dyan, ha? Quote and quote. Kasi nga, sa material lang sila pinagpapala. Alam nyo ba yun? Mga presidente, nako. Kung alam nyo yung kwento ni Biden, yung anak niya, doon yung maintindihan yung sinasabi ko. Kasi dahil anak ng presidente dati, vice president, daming ginawang kalokohan yung anak ni Biden. Bakit siya pinapayagan? Eh, anak ng ganyan eh. Maraming taong madaling makuha sa ganyan. So anyway, eh si Saul, pinili lang siya ng Diyos. Hindi siya nakipag-away. Yung paggalang ng mga tao kay Samuel, medyo napunta sa kanya. Intindihan niyo ba yun? Sino ditong ginagalang ng konti ng tao? Taas kamay. Kunwari lang, kunwari si DM ay, ano, walang kwentang tao, kunwari lang, ha. Tapos may politiko, kunwari, si Kuya Jun. Ginagalang si Kuya Jun. Tapos sinabi ni Kuya Jun, so si DM po ay, ano yan, ha, sundin niyo yan. Kahit hindi natin kilala si DM, dahil sinabi lang niya na sundin niyo, anong mayari sa atin? Kung sundin natin kasi sinabi nung ginagalang natin, sundin yung isa. Ganun nangyari kay Saul, ibig sabihin kay Saul. So ano dapat si Saul? Dapat magpakumbaba siya, lalo sa harapan ng Diyos at ni Samuel. Anong ginawa niya? Inutusan siya, patayin lahat. Ayoko. Mas marunong pa sa Diyos at sa lingkod ng Diyos. Kaya ano nangyari? Importanteng mandang huli siya ay nireject kasi ang Diyos naglagay sa kanya doon, ang Diyos ang mag-aalis sa kanya. Eh paano haalisin ng Diyos yan? Hindi na maalis yan kasi hari na, dami na, pinatay siya ng Diyos eh. Actually dito pa lang kung yung galang, paggalang ng tao kay Samuel, ganun pa rin, pwede na siyang palayasin eh. Pero hindi ginawa ng Diyos, hindi ginawa ni Samuel kasi alam nila, yun ang setup na ng tao eh. Gusto nila may hari kami, ba't natin papaalisin yan? Ang mga hari dati, mawawala lang yan pag namatay. Eh, buhay pa. So, hindi madaling patalsikin. Pero ang Diyos, pag nireject ka ng Diyos, kahit saan ka pa, lamabagin natin lagi madalas sa mga churches, di ba? Yung mga churches na sabihin, mayama, mayroon silang lugar, may ganyan. Pag nireject ng Diyos yan, hindi na church yan. Pag nag-compromise sa mga bagay na hindi na dapat mag-compromise, kahit nagpupulong sila, kahit marami silang pera, hindi na church ang tingin ng Diyos dyan. Yan ang totoo. Kaya ingat tayong i-displease ang Diyos. Amen? Amen. So ganun po nangyari kay Saul. Kahit hari pa rin siya, bandang huli nga, kaya nga napaka-insecure niya kay David later. Kasi alam niya, sinabi ng lingkod ng Diyos, siya ay nireject. And then, sinabi niya kanina, ano daw, hahanap ako ng ipapalit sa iyo, ang sakit dito eh, no? That is your neighbor which is better than you. Saan ba yun? Basta, nabasa natin kanina. Amen? And then, sinabi din sa 13 niyan. So, anyway, number one, bakit di tayo dapat mag-compromise? Especially, mag-iwan ng compromise. Kasi, importante ang salita ng Diyos. At pag may hindi tayo sinunod, baka i-reject tayo. Amen? Ngayon, kung anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Pero, still, ang dami mong pwedeng blessing na ma-miss mo yung blessing. Siguro iba sa inyo, nakita na yan. Ako, nakita ko dati yan. Kahit sa work, kunwari, bakit yung ito yung na-promote, ito hindi? Kasi nagmagaling. Talagang sinipagan eh. Or kung matalino talaga, di ganun. Ganun din sa church minsan. Bakit siya yung pinagkatiwala? Ba't marunong na siya ngayon ganyan? Kasi bakit yung iba? Pareho lang naman sila. Ito, nauna pa nga itong iba eh. Banggit ko lagi sa inyo, di ba, yung kwento sa amin. Bakit ngayon wala na sa church na dati? Kala ito, magpapastor na ito. Ngayon, wala na. Kasi pinabayaan niya yung napagkatiwala sa kanya. Iba sa atin, ganyan din. Pag naaalala ko, pag tinitingnan ko yung mga picture natin, ikala ko ito, tatandaan na ito sa church. Ngayon, wala na.
Kung ano nung pinaggagawa, pag nakita mo, no, masasama yung loob mo, pag nabalitaan mo, ay, ganito na pala si ganyan. Lalo yung sinasabi ko sa inyo, taga San Mateo din yun, yan, kay Pastor Jun. Yung kasi mga high profile, kasi maganda eh. Eh, triplets pa. Kaya nakukwento sa amin, di triplets, mga ganda. Di sabi ni Pastor, oh, binabati si Pastor Jun. Ang ganda ng member mo, ah. Oh, salamat sa Panginoon. Yan. After how many, ano man yun, months or years, oh, kamusta na si, ano yun, yung mga triplets, sabi. Ayun, nabuntis. Ha, bata pa yun, ah. Anong nangyari? Kasi gusto maglingkod daw sa Diyos, pinigilan ng magulang. Yun yung masaklap, di ba? Pero sa atin, marami din nangyari ngayon. Minsan, kahit di ka pinipigilan ng magulang mo, ikaw na yung pumipigil sarili mo, patay ka. Amen? Nakakalungkot na ewan. Si Saul, okay na. Ni-unite yung buong tribes para sa kanya. Paghari ka, ang sarap ng buhay mo. Alam nyo ba yon? Doon masakit sa ulo. Pero lahat yon. Yung sinabi kay Solomon lalo na, dami niyang pagkain, hindi ka na maubusan ng pagkain. Kaya yung mga politiko natin, napakayaman. Alam nyo kung bakit? Eh tayo, trabaho ng trabaho, tax sa kanila. Yung Maharlika fan mo, pumasa daw. Ang bihira talaga. Nakawin na naman yun. So ganyan po yan. Kaya number one, bakit dapat tayo sumunod? Kasi importante sa Diyos yan. Pag hindi ka sumunod, okay, marami pa mga utos ng Diyos dito. Yung si David naman, sino ba to? Sino ba yung inutusan na huwag mong pakakawalan yan? Alimutan tayo si Gio kasi kababasa. Si Gio, meron siyang kinapture. O sige, bantayan mo yan. Ha? Pag nakatakas yan, ikaw ang patay. Ganun po minsan pag importante kasi sa kanya. Ngayon, kung hindi masyado importante sa kanya, ah, okay lang, sige, Juan. Sa Diyos, pag nag-utos siya, importante siya. Kaya number one, kailangan tayo hindi mag-compromise. Hindi tayo dapat mag-compromise kasi importante sa Diyos yan. Pag ikaw ay sumunod, blessing. Pag hindi, curse. Even details are important. Pag nag-utos ng Diyos, may sinabi, ganito ang sukat, ganyan ang ano. Importante sa kanya, makinig ka. Hindi yung bara-bara. And then, yung nabanggit kanina natin, ayan. Hindi mo pwedeng i-anong Diyos nang, hindi mo pwedeng i-bribe. Eh, mas, mag-ano naman ako, pastor, hindi ako matid ng 6 months, pero bigla ako mag-offering ng malaki. Eh, matawa si pastor dyan, pero ang Diyos makutuwa sa'yo. Lalo pag ganun, parang ka nagbabribe, parang para accept ka lang, anong isabihin nun? Amen? Amen. Parang gusto parang special treatment. Parang ito si Paul. Mamaya, punta tayo doon. Sige, dito tayo sa first point number 2. Sorry, 51 minutes na pala tayo. Mamaya natin ito todo itong 3 and 4 kasi doon yung meat. So number 2, bakit dapat tayong hindi mag-compromise? Ito po yung nangyari pa. Sabi dyan, hindi nangyari na nga, no? Inutusan siya, patayin lahat. Nabalitaan ng, siya, ang Diyos alam niya lahat eh. Hindi, naku, hindi sumunod. Kaya sabi dito, pakibasa niyo pa nga, ready, go. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, it repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments, and he is grieved Samuel, and he cried unto the Lord. Yun, so ano nangyari? So hindi pa niya hinarap si ano, nabalitaan niya pa lang. Alam na, ang linaw ng instruction, ganito gawin mo. Naku, hindi ginawa lahat. So ano nangyari sa kanya? Ayun na. Nireject na siya at sabi niya, ang Diyos mismo ay nagsisi. Okay, pag sinabing repent po, nagbago yung isip niya, nagbago siya. Ibig sabihin yung dati niyang nag-decide ako na siya ang hari. Kasi siya ang karapat-dapat sa panahon na yan. Gagawin niya, kaya niyang gawin, dapat niyang gawin. Kaya sige, bas-bas. Okay. Ano sabi niya bandang uli? Ang Diyos mismo nag-repent. Anong sabihin nun? Nako, sabihin na-disappoint siya sa'yo. Pag na-disappoint sa'yo. Nakakaano yun, di ba? Ang hirap nun. Ngayon, huwag niyo sasabihin masyado yung bata niya. Pero minsan ganun din, kailangan mo sabihin. Sinabi ko sa'yo, magsain ka na, gutom na kami. Ngayon, kala ko may kakainin, maghihintay pa kami ng, di ba? Asal sa'yo yung nag-uto sa'yo, di ba?
ang Diyos, ina-expect niya, susunod siya, simpleng bagay, yung buong paghahari niya, hindi naman siya inutusan ng ganito kadetalye, alam niyo ba yun? Kung alam niyo, kwento ha. Nung inutusan siya, oh, ganito gawin mo. Oh, ganito ha, pag nasa church, makinig. Walang distraction, walang cellphone. Oh, sige po, ayun, dali naman pala niyan. Pag hindi sumunod, paano? Hindi naman tayo 10 oras dito. Diba? Ngayon, si Sol, ano nga yung utos? Patayin lahat, walang ititira. Hindi ginawa ni Sol. Mas marunong pa sa Diyos at mamaya mag-ano pa siya, mag-isinungaling at mamaya na yon. Kaya number two, bakit dapat tayo sumunod sa Diyos? Hindi tayo mag-iwan ng ano, ng konting compromise. Kasi napansin niyo ba yung nangyari dito? Ano nangyari? Ano yung epekto sa Diyos at sa lingkod ng Diyos? Di ba kung meron tayong gustong i-please? Di ba? Kaya nga, sabi nga sa inyo, ako minsan nahihiya rin akong naging pastor kasi nga, eh, minsan nakikita ko yung ibang, ganun na lang yung paggalang sa pastor, di ba? Kaya minsan ay, yun nga, ang maganda naman dun, tama rin naman yun, pero, di ba ganaano ako na gawin na lang yung kalooban ng Diyos kasi nakakahiya, di ba? And therefore, yung mga matino, ganun, pag matinong member yan, matinong Kristiyano yan, andun yung paggalang, di ba? At gusto niya, hanggat maaari, si pastor hindi madi-display sa kanya, tama? Kasi linaw naman sinabi. Ngayon, kung talagang hindi sinabi, bago ka, okay lang. Walang problema. Eh, paano kung Diyos mismo madisplease sa'yo? Kaya number two, bakit importante hindi natin i-live out? Kasi, the Lord expects us to obey Him. Inaasahan niya na yun. Oh, itong ano ha, ay, nag-utos ako kay yun nga, parang sa anak ko, magsain ka, alas 11 pa lang, guhugas ka na dyan, alas 12, kakain na tayo. Mayroon tayo ulam. Bibili ako. Kakain tayo alas 12. Okay? Mahirap ba yun? Sinong di marunong magsaing dito? Kasi in-expect ko na yun. Kasi imagine mo, hindi sinunod. Tayo, nagsaing naman ako. Kaso kanina lang. Kanina, ngayon lang ako nagsaing. Mamaya ako luto rin yan. Ano mangyayari doon? So, maaasar ka. Eh yan, sinaing lang yan eh. Eh paano kung importanteng bagay? Kaya sabi dito, ang Diyos mismo ay nagsisi. No? At sabi dyan, sino ba yun? It grieved. Okay? Balik natin sa ating mga Kristiyano. Kunwari, Kristiyano ka, tapos may ginawa ang kasalanan. Anong mangyayari? Walang iba nakakaalam. Okay lang ba yun? Wala nakakaalam eh. Alam lang Diyos eh. Kaya sabi doon, grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed. So ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan, di ba? Tapos gagalitin mo lang siya. So ano mangyari? Siya ay mapipighati. May dating ba sa inyo yung mga bata? Ngayon yung mga malilit na bata kasi hindi pa naiintindihan niya. Kaya minsan ginagawa natin. Ako din siya na minsan, sinasuntok ako niya sa tiyan eh. Nung maliit pa yan, okay lang, mahina pa yan. Ngayon, lakas na eh. Kaya sabihin ko, bukod sa gaganyanin ko, di, ganadong-ganado siya eh. Tummy, big tummy, ginaganyan niya. Eh, sakit, sabi ko, nagagawin ko, oh, sakit, oh, ganun ka. Parang matuto siya na, ano, hindi niya dapat ginagawa yon. So, yan, kasi siya nasaktan din eh. So, alam niyo, ganun ang Diyos din minsan. Alam, gusto ko, pwede kanyang kutosan ng Diyos, pwede kanyang kutosan, magkasakit ka, biglaan. Pero ang Diyos kasi mabuti siya, amen? Amen. So, minsan ang gagawin niya, ganito. Kasabihin niya, alam mo ba, Juliana, nasaktan ako sa ginawa mo, nagsinungaling ka. Diba? Kaya sa preaching yan, ginagawa natin. Lalo pag binabasa mo yung salita ng Diyos, ano yung mga nangyayari sa salita ng Diyos? Iba, sinabi ko kanina, ang utos ng Diyos para mapabuti ka, umaten ka, matuto ka, aralin mo yung salita ng Diyos, saka apply mo. Hindi ka nga umaten, paano ma-apply? So, sa first base pa lang. So, malungkot ang Diyos, alam mo ba yun? Malungkot ang Diyos. Lalo ako pag hinahanap ko kayo. Eh, salamat nga si Mamean, sinatsaga kayo. Amen? Kahit doon sa alahala,
Talaga kasi alam niyo, importante sana makatin to. Kasi iba, pag nahatak ng barkada yan, tinamad na yan, nasanay na, hindi yung maatin, sayang naman. Amen? Amen. Kaya ganun po yun. Ang una na papighati, pag hindi kayo maatin, hindi kayo ginagawa yung kalooban ng Diyos, nakikita to, ito alam niya na to dapat eh. Simpleng ate, nagbabasa ka ba? Alam mo na yun, ibasahin mo. Kahit one chapter. Gusto mo, one verse. Nakakahiya naman, di ba? One verse, binasa mo, ano ka? Bata. So, basahin mo, mag-pray ka man lang. Gusto mo ba na pipighati yung lingkod ng Diyos para sa inyo? Di ba hindi? Kaya nga sabi mo siya nung ini-invite ni mamayan. Eh, nahiya. Kaya lang ako pumunta eh. Hinatak ako eh. Hindi na dapat. Yung iba, ginigising pa. Yun ang matindi. Imagine mo si pastor, gigisingin mo pa. Sige nga. Sige mo sa inyo, hinahantay pa, di ba? Eh, lalo ang Diyos. Siya ang nagbigay lahat. Kung ano may blessing ka, lakas mo. At least, wala kang sakit. Tapos ang Diyos ang mapapahiya sa iyo. Imagine nyo ba yun? Kaya, napansin nyo ba ito? Actually, madang muli si ano, iiyak siya dito eh. Napahiya siya. Napahiya ang Diyos sa kanya. Napahiya din siya. Okay? Kaya ang message, obviously, wag na tayong, di ba, alam mo naman yung mga basic. Tapusin ko na dito para mamayang hapon. Sana bumalik kayo mamayang hapon. Nandun yung meat and potatoes. Meron tayong dalawang points pa. Amen? Sinong wala dito mamaya? Sana nandito kayo mamaya. Okay? So, ang Diyos ay nag-repent. Ang lingkod ng Diyos ay... Makibasa niyo nga. Ready, go. Repented me that I have set up soul to be king, for he is turned back from following me, and had not performed my commandments. And he freed Samuel, and he cried unto the Lord all night. Okay, so ubukod ang Diyos, si Samuel. Ilan Samuel? Lingkod ng Diyos. Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Yung time na to, umiyak din siya doon bago niya i-ano si Saul. Kasi asal siya. Kasi dapat ang hari, ang Diyos, eh asal na asal sa mga tao. Sige, umanap ka dyan ng ano, pinadala niya si Samuel, si Saul, I mean. Bandang huli, ang dami niyang ginawa dyan. Ako, namangha ako dito. Kasi nga, pala ba, sa unang hari. Ano yung mga ginawa niya kay Saul? Pinaghanda niya, di ba? Pinaghanda niya pa, may pagkain. Tapos kinausap niya, nilagay niya sa isang magandang lugar. Tapos nung paalis na sila, pinag-stay niya. Oh, may sasabihin ako sa'yo. Daming pakulo ni Saul para kay Samuel, I mean. Para kay Saul. Bandang huli, nung i-appoint na siya, nagtago pa. Oh, nasa na yun? Usapan natin. Ito yung hari. Ito ang hari. Nasa na yun? Wala. Nagtago. Tunuin mo yun. Minsan ganun tayo dito, di ba? Oh, ito. Papabaptize na sana. Wala pa namang ganun, di ba? Ibabaptize mo tayo. Diyan na po ang tubig. O, nasa na yung bababaptize? Naku, wala. Patay. Sakit sa ulo nun. May iba naman sa ating ganyan. O, magpe-perform daw po si ganyan. Sini-encourage. At ganyan-ganyan. Atin daw po si ganyan. Salamat sa Panginoon. Minsan, hindi maasahan. Nakikita niyo po ba yun? Ano kung ikaw yung lingkod ng Diyos? Anong gagawin mo? Yung Samuel, iniyakan niya yun eh. Kasi ang hirap, mag-encourage sa atin, anong ginagawa natin, soul winning yan. Tapos lahat yan, papakita natin ng maganda. Ito po yung lugar namin, number, Facebook, YouTube. Gusto mo, sunduin ka namin. O, sige po. Lahat, ilan na yung napahiya tayo ng ganon. Wala tayong magagawa, pasti, ginawa natin yung dapat natin gawin. Eh, pero minsan, kahit andito na, kahit member na, ang hirap pa rin pakiusapan. Anong gusto mong gawin? Diba? Kaya gano'n, iyak si Samuel. Iyak siya, Lord, ba't mo nireject? Ang ganda na ng setup natin dito eh. Hindi kasi siya sumunod. Okay? O, bago tayo matapos, na isang oras na tayo, i-apply natin sa sarili natin. Ano yung mga pinipicture nyo ba sa mga lingkod ng Diyos? Sa mga member, sa mga anak ng Diyos? Anong plano ng Diyos sa inyo? Wala? Wala lang? Baka hindi nyo kasi alam. Anong plano ng Diyos sa inyo? I-picture nyo na yung pinakamaganda, yung ibang bagay nga, hindi nyo pa nga maintindihan eh. Pero ang pangako niya, maganda kalalagyan mo kung maglingkod ka sa Diyos.
una, langit ka. Pero habang nabubuhay ka, ano? Blessing! Maayos na pamilya! Pag tumingin ka sa labas, nakita mo, mayaman na. Sira-sira sila. Gusto mo ba ng ganun? At lalong hindi makapaglingkod sa Diyos yun. Dami namin nakitang ganyan. Paano maglilingkod sa Diyos? Ilang beses nasira ang buhay. Yung iba naman, ang daming compromise sa buhay, sa trabaho. Ang hirap na maglingkod sa Diyos nun. Kaya nga kami, sineset up namin kayo para maka... Kumbaga, masigurado nyo yung magandang future na kalooban ng Diyos para sa inyo. Hindi kayo lahat magpapastor, pero still, mapayapa po ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaysa yung puro ka pagsisisi sa buhay. Dati nag-ano ko. Dati yun. Ayaw mo mangyari na mapunta ka talaga doon. Exactly. Tapos magpapatotoo ngayon. Ito po ang kabutihan ng Diyos sa akin. Yun ang maganda. Tapos mabibless na totoo yung mga tao kasi hindi ka mambubola. At hindi may tatago yun. Pag pinagpala ka ng Diyos, maniwala kayo. Hindi mo may tatago yun. Hindi mo kailangan pagyabang. At hindi ka pwedeng i-ano ng ibang tao kasi pag tinignan yung buhay, tindi nito, hindi na masyado matalino. Bakit iyaman ito? Pinagpala ng Diyos eh. Ito, hindi naman kaganda ang lalaki. Bakit yung asawa yan, napaganda na, bait pa, kulang na lang, sambahin siya. Bakit kaya? Hindi mo na nga malalaman yun. At pag nangyari sa yung nangyari sa marami na, ano po, pagsisisi, ano, anong gagawin mo ngayon? Yun ang problema. Kaya hanggat may pagkakataon pa, sana ito yung ating, paglilingkod sa Diyos. Walang compromise. Sige, sabihin nyo nga, walang compromise. Ready, go. Walang compromise. Yan ang ating motto sana. Amen? Amen. Not, mamaya pa yung disbleating of the sheep. So, mamaya, makikita natin. Kaya sabihin ko na rin, para sa hindi babalik mamaya, sana bumalik kayo. So, ano yung disbleating of the sheep? Ibig sabihin, andyan yun. Kita ng Diyos, yung compromise mo. Hindi mo pwedeng itago yan. Pastor, okay. Kamusta ka kapatid? Okay. Okay ako. Okay ako. Spiritual niya, tanong ko. Hindi ko, anong pakialam ko? Kung graduate ka ng ilan ang naging boyfriend mo, girl. Wala akong pakialam doon. Spiritually. Okay ka ba sa Diyos? Ayun ang problema. Amen? Amen. So mamaya, sana po makapunta kayo kasi mamaya yung ano eh. Mas ano pa. Okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa example po ni Sodo. Negative, Panginoon. Ito po yung negative na kwento na hindi dapat namin gayahin. Makikita namin later. Siya po yung naligtas niyo. But ang pangit po nung naging buhay niya, kahit humaba pa po yung buhay niya, after this compromise, Panginoon, nakita namin ang kanyang buhay. Hindi magandang buhay. Insecure siya sa maraming bagay. But I pray na hindi namin ito gayahin. Nawa ay magtiwala kami, Lord, sa inyo kung ano sinabi nyo sa amin. Especially yung mga utos nyo na malinaw naman. Walang masasabi kami mali. For example, ito po yung sundin na namin. Dahil wala kayong pinilanong masama para sa amin. At ganoon din pa mga utos nyo, Lord. Pag sinunod namin ng kumpleto, hindi kami mapapasama. At kami po'y kaluluguran nyo at kayo po yung mapabuti, pagkapalain nyo. So, mamayang hapon po, Panginoon, I hope and pray na kayo po ibalik nyo dito para makuha namin yung buong mensahe for the day. Kailangan po, Lord, kayo malulati at pagpalain nyo rin po ang kakainin. Maraming salamat sa fellowship na ganda nito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.